Hello guys, may artista sa likod ko. Pero hindi yung artista na yung pag-uusapan natin. Dito kasi sa ano, sa Canada, tuturo ko sa inyo kung paano o paggawa ng mango leaf tea. Na alam ko na napakarami niyan sa Pilipinas. Pero dito, binibili yung dahon. Kasi nga wala naman dito na yun eh. Siguro ko mga imported to eh. Pakita ko sa inyo ah, paano paggawa nito. Kasi masustansya to eh. Lalo na yung mga may problema dyan sa diabetes. Yung artista naman, kaway naman sa likod, shout out. Yeah. Shout out, sila ka mga nanonood. Yan. Gagawa ako ng mango leaves tree. Dahil maganda to sa hypertension, meron ko yung diabetes. Maraming gamit ito. Iano ko sa inyo yung mga gamit na napapagaling nito. Kasi nga, natural. Sa atin, parang binabaliwala lang to, no? Pero makikita nyo, ito yung ginamit ko. Isa sa ginamit ko para bumaba yung hypertension ko. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kasi, yung gamot natin, eh nakakalat na sa paligid. Kailangan na lang natin gamitin, kailangan natin hanapin para sa ganoon ay gumaling yung ating katawan. So, ang problema minsan, masyado tayong na-hook sa mga commercialized na gamot na merong mga negative effects sa ating katawan kasi nga artificial yun. At masyado sa ating naniwala na yun talaga ang gamot. Aliga, turuan ko kayo kung paano gumawa ng mango leaf tree. Ayan guys, oh, bili ko yan. Oh, ilang piraso yan. Oh. Ayan, $2 yan. Dito ko binili sa market dito sa Canada. So, siguro mga nasa 10 na ano to, na dahon. Iwan ko lang sa labas eh, hindi na sa ganun ka-fresh. Pero okay na ito, masustansya pa rin to. So, gagawin ko lang, ang ginagawa ko usually, kahit nasa Pilipinas ako, siguro mga nasa 15 to 20 leaf to. Gagayatin ko muna. Gagayatin ng leaf guys ha, para makuha natin yung sustansya. Okay, ito guys ha, ito na yung mga dahon ng, ano ba ito? Mangga. Kaya ganyan lang yan guys, oh. Kasi, para mas makuha nyo mabuti, eh, gagayatin yung ganyan. Pero kung ayaw naman ninyo, pwede rin. Kasi na-realize ko sa ibang mga dahon na ginagamit ko, ginagayat ko talaga yan para mas makuha ko yung sustansya. Yan. Para maging maalinti natin. Ganyan lang yan guys. Kasi marami kayong sustansya na makuha nito na pagagaling yung talaga yung sa Pilipinas guys, ano, usually inaano na lang to eh, nilalaga na lang to ng ganito. Pero dahil dito sa Canada, meron naman akong magandang ano tawag dito, pupulbuhin ko to dito sa bullet, ano ba to, bullet na kung ano ba to, ito machine na ginagamit. Hindi to blender guys ah. Gagawin ko talagang pulbo to kasi para mas makuha ko yung sustansya. Dito oh. Pupulbuhin lang natin to. Tingnan nyo guys. Ganito lang. Pupulbuhin lang natin to sa ano ba ayos. Siguro, pag napulbo na to, magiging siguro na rin yung medyo na ako nalang mamaya. Ayan oh. Ganyan. Pakita mo na malapit yun. Ayan oh. Pupulbuhin ko lang. Oh, ayan, mga kababayan, no, pinulbos ko na siya para siguro mga 2 weeks ko na itong supply. Guys, kapag may problema kayo sa bato, nako po, tumutunaw ito ng bato sa kidney. Tapos, ganun din sa mga diabetes. Masyado tayo kasi umaasa sa mga gamot na nabibili natin sa ospital. Minsan, mali-mali pa, lumalala tayo. Pero ito natural to, dahil natural, walang bad side effect. So, ang gagawin lang natin dito, guys, yun nga, maganda rin to sa mga inflammatory, pamamaga, sa mga gout, pati yun sa mga may problema sa buhok at saka sa pananakit ng tenga. Ginagamit na to nung mga ninuno pa natin eh. Kaya nung panahon naman nun talaga, wala naman talagang masyadong mga sakit-sakit. Ang ginagamit lang nila talaga, mga herbal lang. Yung ko ba, nasanay lang talaga sa mga pharmaceutical na may mga side effect pa. Gawin natin ito guys. O ayan mga kababayan ha, titignan natin yung ating
pinakulo ang tubig. Pagkukuluan lang, ang kumukulo na, pwede na 'to mga kababayan, oh. Lalagyan ko lang ito. Siguro tama na 'tong ano na 'to para kumulo lang siya diyan. Ayun. Para meron akong inumin ngayon hanggang bukas. Pakuluan niyo lang siya ng mga ano, mga 15 minutes. 15 minutes lang. Pakuluan niyo lang 'yung ano, tapos at saka gagawa tayo ng ating tsaa. Gabi ngayon, pero gusto ko rin uminom nito kasi nga kapag hihika ng hihika pag may lilinisin nito yung mga problema sa kidney. May mga problema sa kidney, ha? Tandaan natin. Yung gamot nasa paligid lang natin. Dahil masyadong umasa sa mga binibigay ng doktor, sa totoo lang. Kasi mas epektibo sa aking experience, mas epektibo ang ginawa ng Diyos na nasa nature. Lalo na yung mga mahihirap dyan, hindi naman talaga problema ang gamot, eh. Kayong maawa sa sarili nyo pag may sakit kayo. Ayan, tingnan natin siya. Okay na siguro to. O, ayan, tingin ko okay na siya. Hinaan ko na muna yung apoy. Masyadong malakas para hindi siya masyadong overcook naman yung aking tsaa. Iinamin ko yan siguro mamaya. Ngayon, bago matulog, saka winter kasi ngayon din sa Canada, eh. So, mamaya, bukas ng umaga. Ayan, sige po. O, ayan, naka 15 minutes na yung ating nilalaga na pinulbos natin na daw ng mangga. Ayan natin, guys. Ayan ang itsura niya, oh. Sa loob, hali natin dito. Salin lang natin dito. A90. Ayan. Perfect. Ayan. Ganyan ang mangyayari sa itsura. May mga natira pa doon. Pero itong gagamitin ko ngayon, itong tea. Ayan ang sura niya, oh. Yung iba, ang gusto, then ayaw nila yung para mga nandoon sa dulo, yung mga residue. Pero ako naman, wala naman mga problema sa ganyan, eh. Kasi edible naman talaga yung dahon at maganda yan. Tandaan nyo, ah, maganda yan sa inyong kidney, hypertension, diabetes. Para lumuwag ang ano nyo, at maganda rin sa puso, panlinaw ng mata, maraming gamot na magpwedeng gawin sa inyo ang dahon ng mangga. Yan. Ganito ginagawa ko, guys, eh, sa aking pag mga tea, inaamoy ko muna, inalangap ko yung pinakauso kasi nga sobrang init pa nito, eh. Yung bunga ng mangga, alam nating masustansya yon. Kaya lang sa mga may edad na, alam ng 40 na, kapag sobra-sobra naman, lalo may problema kayo sa diabetes, medyo babawasan o konti lang kakain nun. Kung pwedeng huwag na. Pero yung murang dahon ng mangga, medyo papula-pula pa yung ano, yung unang-unang mga dahon, pwede nyo kainin yun. Marami pong sustansya magagawa nun. Salamat po sa panonood ninyo sa aking video. Sana po meron kayo naging kaalaman. Kung meron po kayong time, mag-subscribe naman kayo sa akin o mag-comment kayo sa notification, sa comment section. Sabihin nyo lang kung ano na isip nyo tungkol nyo rito, tanong nyo. At pwede na rin paki-hit yung notification bell para lagi kayong na-inform po pagdating sa mga gamot na pwede natin gamitin sa ating buhay. Hindi mo pwede dapat sabihin na pag mahirap ka sa Pilipinas, eh hindi ka na magagamot. Nasa paligid lang ang gamot kahit wala ka pang hospital. At gagaling ka. Maraming salamat po at saka God bless.